Anong napala mo ngayon? Anong napala mo ngayon? Tingnan mo. Ito yung anak mo, baka hindi mo nakikilala. Yung daddy mo, yung daddy mong hindi ka sinustentuhan. Itong anak mo, itong anak natin na to, napalaki ko to, nang ako lang mag-isa nang wala ka. Tingnan mo, napakaganda. Pero kung alam mo, kung pinanagutan mo, kung pinanindigan mo sana ako, tingnan mo yung anak mo na to. Sa sobrang saya niya, patay ka na, nangiti pa siya. Talagang ano? Talaga kasi, alam mo kasi, mas pinili mo pa yung mambabae ka, hindi mo ko pinanagutan. Kung ano ngayon, ikaw na nagutan ng hininga, lintik ka. Sinasabi ko naman sa'yo, huwag mo kong iwan. Sabi ko, kaya natin to. Anong pinili mo? Yung ibang babae mo. O ngayon, anong magagawa natin ngayon? Wala ka na. Itong anak natin, oh, napalaki ko to ng maayos. Eh di sana kung naging nagpakalalaki ka lang sana, hindi ka sana umabot sa ganyan. Ano naging sakit mo? Diabetes. Ano pa daw? Ano ba daw? Oh, tingnan mo, kakainom mo, lintik ka. Sabi ko sa'yo, huwag ka mag-inom kasi masama sa health yan. Tingnan mo ngayon, utas ka na. Pero alam mo, hindi ako nalulungkot eh. Kasi, at the first place, ano ba ang bata? Bumaba ka nga? Kasi at the first place naman, alam ko hindi mo ko papanagutan eh. Inuyot mo lang ako, tapos ano nung nabuntis ako. Hoy, yung bata, ginagawang ice candy yung kandila. Talagang batang to eh. Kain na ako sa tricycle, ha? Pupo ka lang dyan. Gusto mo na makita tatay mo. Bakit ba ganun, ha? Bakit? Bakit hindi mo ako pinanindigan? Hindi ka nagsustento sa bata? O, umabot pa tayo sa barangayan. O, pinabarangay kita. Anong sabi mo, magsustento ka? Tapos magsusustento ka 100 piso, isang linggo. Anong mararating nun? 100 piso, isang linggo? E punya, ito pambili ko lang ng diaper ang bata yun eh. Tapos 100, tapos kung makapagmalaki ka sa akin na parang ikaw yung bumuhay sa anak natin. Parang gusto mo na siyang kunin. Gusto mo siyang kunin sa akin na akala mo ikaw yung nagpalaki sa kanya. Ikaw yung naghuhugas ng tae niya. Tsaka alam mo, yung nanay mo, siguro kaya di maagang kinuha ni Lord John. Kasi ano din eh, isang pangkatulad mo eh. Ay, hindi, wait lang. Hindi ko lang kung si Lord na kumuha. Kasi kaya maaga rin nawala yun dito sa mundo. Kasi masama rin ang ugali, kinukonsindi ka na kesyo hiwalayan mo ako. Tapos kasi isa lang akong babaeng walang trabaho na maliit lang ang kinikita. Tapos naniwala ka naman sa kanya, iniwan mo ko, nabuntis mo ako. Tapos ano, kakamustahin mo lang yung bata pag 7 years old na. Ano, bakit? Para papiliin mo kung kanino sasama. Ay, malamang saan sasama yun. Kasi kilala mo ba ta? Oh, hindi ka kilala nito. Akala nga nito, naluluka ako dito. Hindi ka kanya kilala. Sabi niya, ma'am, who is that? Sabi ko na lang sa kanya, it's your dad died. Okay? Tsaka sasabihin ko lang sa'yo, grabe ka naman, JR. Alam mo, tsaka ito, kinakainisan ko rin sa'yo eh. Hindi mo na nga ako pinanindigan. Tapos after one month yata yon na hindi na tayo nagko-communication, bigla na lang may iba ka na namang nabuntis. Ano nangyari doon? Wala rin, hindi mo rin pinanagutan yung nabuntis mo na yon. Ang kapal na mukha mo. Tapos ito pa yung nakakayamot ka. Ito pa yung isa. No? May best friend ako. Ang sabi mo daw, single ka, wala kang anak, ang kapal na mukha mo, feeling binata ka, pero totoo may anak ka na, hindi mo masabi, ano, para marami kang babae. Ito lang masasabi ko sa'yo. Condolence. Kago na, tara na, anak.